Okay, yan. Isang magandang araw po ulit sa lahat mga kabayan. Welcome back again dito sa ating channel, Aljan TV. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel at hindi pa napag-subscribe, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga videos na ating pinupost, kagaya po nito. For today's vlog, pag-usapan po natin yung VFS Global po dito sa bansang Kuwait. Okay, para lang po ito sa ating mga kababayan na andito sa Kuwait, although maraming country po sa abroad, gumagamit na po nito yung VFS Global. Kumbaga, dito na po yung renewal ng passport, o pwede na po kayo dito mag-renew ng inyong mga passport dito sa VFS Global, which is ipapakita po natin sa inyo mamaya kung paano po ba kayo mag-book ng inyong appointment through VFS Global. Ang kanilang opisina po ay nasa UTC sa Kuwait City po yan, sa mezzanine floor. Pagka kayo ay napasyal sa Kuwait City po, pagkapasok nyo po dun sa mezzanine floor. Dati po yung travel agency yung location niya noon. Akyat lang po kayo dun sa mezzanine floor, ground floor to mezzanine floor. Makita nyo po kaagad yung VFS Global. Ay, may mga picture po tayong ilalagay dito. Okay, yan po yung picture ng kanilang opisina po. Nasa labas lang kasi hindi makapasok yung kumuha ng picture nito. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng picture. So ito po yung opisina ng VFS Global sa may Kuwait City po yan. Okay, ang ituro ko lang po sa inyo ngayon mga kabayan, ang steps po kung paano kayo mag-book ng inyong appointment para sa inyong renewal of passport through VFS Global. Okay, gagaya po ng sinabi natin, no? Dito po sa VFS Global ay pwede na kayong mag-renew na inyong mga passport, pero kailangan nyo po ng appointment. Huwag po kayong pumunta dun sa kanilang opisina na wala po kayong appointment. So for now, I will guide you po kung paano po mag-book ng inyong appointment through VFS Global website. Na kita nyo po sa ating harapan, yan po yung website mismo. Ilagay ko po yan sa baba ng ating video. So yan po siya, yung ang website niya is services.vfsglobal.com/kwt/en/phl or Philippines. So makita niyo po dito, ayan. Yan po yung kanyang link. Tapos nasa baba po ng ating video yan, nakapin din po yan sa comment para po mabilis niyong puntahan. I-click niyo na lang po yan, tapos pasok na po kayo dyan. If ever kayo ay mag-book or mag-renew na yung mga passport at kailangan niyong mag-book ng online. Kasi kailangan po doon na booking online bago kayo makapasok. Okay, kagaya po na sinabi natin mga idol, no, pag once na andito na kayo sa loob ng VFS Global website, ito po yung makikita nyo. Pagka-open nyo po yan, may nakikita nyo. Renew your e-passport, book appointment, find a center, and then premium services. So ang kailangan nyo naman is renewal nyo yung passport, i-click nyo lang po ito, direct yung start now. Okay, pag naka-click nyo po yung direct start now, makita nyo po yung renew your e-passport information about starting your passport renewal. So makita po dito yung step by step kung paano po kayo mag-renew na inyong mga passport. Pero identify nyo muna inyong klase ng passport. Merong kasing adult at saka merong minor. So ayan, meron type of passport. Alam nyo naman siguro kung ano yung i-renew nyo. Halimbawa, pag sa minor, dapat piliin nyo po yung minor, or pagka-adult, piliin nyo naman yung minor. Adult. So pag andito na kayo mismo sa loob, direkta na po kayo doon sa number 2, which is begin your application. I-click nyo lang to sa gilid, yung merong view more. Tapos download your application ito. Pagka-download your application, select nyo lang po yung adult. Pagka-adult, makita nyo po dito sa pinaka-last, meron pong application form. Okay? Yung application form, i-click nyo lang yan. Tapos meron dito ang application form to complete your online application form. I-click nyo to. Magdadirect po ito sa DFA website. Yan, makita nyo po, online passport application system. I-proceed nyo lang po. Pagka-proceed nyo po mga kabayan, kailangan nyo pong i-select type of passport, renewal po. Paalala po, dito sa VFS, renewal lang po yung tinatanggap nila. So, surname, ilagay nyo po yung inyong surname. Ito yung mga mahalagang bagay na kailangan nyo fill upan, yung passport number. Kaya bago kayo mag-renew, kailangan po hawak-hawak nyo na ang inyong old passport para makita na po yan kaagad. Okay.
Okay, pag once na ni-next nyo siya, automatic po makikita nyo yung buong information nyo na naka-record sa DFA. So makita nyo po yung aking, kasi renewal lang naman to eh. So makita nyo po, andito na po lahat ng information na nakasulat doon sa mismong website ng DFA. So kung meron kayong mga changes po na dapat gawin, i-click nyo na lang yan dito. Meron pong available dyan. Okay, so kailangan nyo lang pong fill upan yung wala pang nakasulat. Like ito, province of birth, city of birth. Ayan. Did you ever lose your passport? No. Ha? Are you currently citizens in other country? No. So ito po yung mga dapat nyo fill upan, mga kabayan. Have you ever served any foreign? No. Pag once na yung information dito is okay naman po. Okay. Tapos pag once na okay na yung information dito, mga kabayan, next nyo na lang po siya. No. Lahat po kailangan nyo fill upan. Click nyo yung no para mag-accept siya. Okay, so andito na po lahat. Middle initial, lagyan nyo po yung inyong middle initial. Okay? Ito na, sa father at saka sa mother information po yan. Next nyo na po siya. Citizenship, kailangan to. Philippines. Okay. So lahat po ng merong asterisk, kailangan nyo pong lagyan para hindi po ma-next nyo po. Kasi pag wala, hindi po nyo po siya nane-next. So okay na, next na tayo. Okay, ayan, address in Philippines, tapos ito lahat, kailangan din po natin itong fill upan. Parang nag-fill up lang po kayo nito nung pag nag-renew kayo ng passport. Di ba, pag nag-renew kayo ng passport, merong form doon na dapat fill upan. So ganitong-ganito rin po siya, mga kabayan. Okay, basta mahalaga, mga kabayan, yung mobile number, ha? Kasi yung mobile number dyan kahit tinatawagan, just in case, kung meron silang another information na kukuhanin sa inyo, yung mobile number ay kailangan po. Pati yung email address, kasi yung email address, dyan po sinesend mamaya yung inyong booking confirmation. So, i-check po natin yan mamaya ng konti. Okay, click nyo lang po yung next. Okay, so andito na po yung summary ng inyong passport application. Makita nyo po lahat ng information dyan. If ever meron mang mali dyan, kailangan nyo po munang i-double check bago nyo i-confirm. Baka may mali yung apelyido or mali yung minsan natin matatype natin or nakapag-press tayo ng mga keyboard tapos may maling information. Kailangan i-double check nyo po bago nyo po siya i-forward. So address, yung mobile number, email address, passport number, lahat po andito lahat. Tapos ang gagawin nyo po, mag-submit na lang po kayo. Ah, okay. Ito, kailangan nyo pong i-check to, ha. I hereby certify that all information provided are true, accurate, and correct to the best of my knowledge. Any declaration of mis- and precision may affect the outcome of this passport renewal application. So, click nyo po yan, tapos submit nyo po. Sabi rin dito, please print out the system-generated form and submit your designated application site together with the pertinent documentary requirements. So, kailangan nyo pong dalhin yung inyong passport copy, yung old passport, pati na rin po kung meron kayong civil ID, dalhin nyo rin po yan. Okay? So, ayun. Ito po yun siya. Ito po yung kailangan nyong automatic po, meron pong ma-download kayong PDF file. So, ito po yung kailangan nyong dalhin. I-print nyo po ito. Ito yung kailangan nyong dalhin kasama na yung inyong copy ng inyong lumang passport. Pati na rin po yung civil ID kung meron kayo. Basta lahat po ng kailangan requirements, maaari nyo po siyang dalhin. Tapos, okay, so pag once na po tapos na kayo sa inyong application form, punta na po kayo mismo sa book an appointment. The same page po yan sa unang page, yung pag-click nyo po sa home tapos yung information sa renew your passport. Dito na po tayo sa third part, which is book your appointment. Makita nyo po dito, book your appointment. I-view mo nyo lang po siya. Click nyo po yung view more.
Once you have filled your online form, you need to book an appointment to have your fingerprints and photo taking at the East Passport Renewal Center, which is nasa Malia po yan sa Kuwait City, sa UTC mezzanine floor, na mag-open po sila na 9 o'clock to 5 o'clock ng hapon from Sunday to Thursday. Yan po yung pinaka-information lang nabigay sa atin mula mismo sa taga VFS, si Ma'am Roselle. Maraming thank you po. So once you book your appointment, you'll receive an appointment confirmation through email. If you are part of the family group, you will book individual appointment for each member of the family group. So book appointment na po tayo kasi tapos na tayo. By the way, mga idol, ha, ang VFS Global po, meron po siyang services charge. Okay, pakita ko muna sa inyo. Ayan. Okay, pag kayo kasi ay nag-renew ng passport, ang normal po talaga na babayaran ng renewal ng passport sa Philippine Embassy in Kuwait is 19.5 for its application po yan. Ang VFS Global, meron po silang services fee which is 10.5. Hindi po yung kinukolekta dito pag kayo ay nag-book, kinukolekta po to pagdating nyo na po doon sa kanilang office mismo para sa picture at saka yung biometric fingerprint at saka sa signature. So maghanda na lang po kayo nito, 19.5 plus 10.5. Okay, so yan po yung additional service fee po ng VFS Global. Okay, so pag once nandito na kayo, kailangan nyo pong mag-book ng inyong appointment. Correct? Click nyo lang po itong book an appointment. Okay, book an appointment. Automatic po, magdadirect kayo doon sa booking appointment. Ang gagawin nyo po is book now. Okay, dito. Bago kayo makapag-book, kailangan nyo po munang gumawa ng inyong user account. So, bago pa lang naman to sa atin dito sa bansang Kuwait. So, ang gagawin nyo po is gumawa kayo ng inyong booking VFS Global appointment login account. So lahat po kailangan i-click niyo tong new user. Okay, disclaimer, registration will expire after 30 days from today. So click niyo yung new user. Gawa kayo ng inyong passport ng inyong user information. Ang mahalaga po dito mga kabayan is yung inyong email address kasi dyan po sinisend yung booking appointment nyo. Kagaya na sinabi ko, importante po yan. Okay, sa email pala, may sinasabi po dyan pag once na kayo ay nakapagpa-registered na po, meron po sinasabi dyan, please click on activation link sent on your email. Kung wala po siya sa main email nyo po, hanapin nyo po siya sa junk or sa spam email kasi minsan dun po siya sinesend. So, pag once na meron na yan, i-check nyo po para ma-activate nyo ang inyong account dito sa VFS Global para kayo ay makapag-book na po ng online. Okay, sa email po, may nakasulat po doon. Marireceive nyo yan, which is yung donut reply at vfsglobal.com. I-click nyo lang po yung activation account, yung activate your account. So, from VFS appointment system po yan. Okay, so activate account lang po ang gagawin niyo mga idol. Okay, so once na okay na siya, di ba? Your account is successfully activated. Please log in to proceed with an appointment booking. So, ilagay niyo yung inyong email address na sinulat niyo tapos inyong password. Kagaya po ng sinabi ko, yung password niyo po lagi niyo i-save para po hindi niyo makakalimutan, okay? Okay, so here I am. Andito na po ako sa aking login account ng VFS Global para makapag-set na po tayo ng ating appointment mga idol. Okay, so makita nyo po, apply for consular services to Philippines, Kuwait. So yan po yan ng mismong pinaka-site kung saan pwede tayong mag-book na po ng ating schedule for appointment. So halimbawa, okay, so schedule for appointment. Nakasulat po dito, schedule appointment. Click nyo po yan. Mag-select po kayo ng center. Ayan. May kita po, Philippine Passport Application Center at Kuwait City. So, click nyo po yan. Select nyo po yung services nyo is renewal. So, i-click nyo po yung renewal. Okay, click here to know the earlier date available. So, i-click nyo po, earlier slot available on 16/9. So, bukas. Meron po siya bukas. So, try natin bukas yan.
Continue nyo po siya. Add applicant tayo. So, passport number, ang gagawin nyo po is yung passport number, kaya lagi ko pong sinasabi, kailangan po laging handa ang inyong passport pag kayo ay mag-book ng inyong appointment, okay? So, passport number, submit. Okay, so continue nyo. Pag once na meron na siyang applicant dyan, ibig sabihin yan yung mag-applicant na kailangan mag-set ng appointment. I-continue nyo. Okay, so ayan na po. September, di ba, available bukas. Lahat po na naka-green is yan po yung available. So, click nyo po yung 16. Okay, tapos yung time, ayan, 1 o'clock to 13, di ba? 12:13. 1:45 to 2. Select nyo po yan. Tapos i-confirm nyo po yan. Okay, pag once na meron na yan, na-select nyo yung day, na-select nyo yung date, pati yung time, confirm nyo po yan. Okay nyo lang. Tapos pag tapos na yon, your appointment has been confirmed. Date and time, Philippine Passport Application Center, Kuwait City. So yan po yun, mga kabayan. No? Andyan na po yung ating passport appointment. Okay na po siya. I-click nyo lang tong yes, I agree to receive border communication on upon valid added services offered from the BSA. Yung ano pala, ito yung sinasabi ko. Pag i-click nyo po yan, meron po silang additional bayad dito. Ito po yun ha, para po ma-ano ko po sa inyo. Additional services, di ba? Pag kini-click nyo po yun, ito po yun. Okay, makita nyo po yan. Yes, I agree to receive border communication on optional value-added services offered by the VFS Global. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ito po yun, yung additional services. Halimbawa po, kung gusto nyo ng update, yung SMS po niya is 600 fils. Meron po siyang courier first one-way, courier first two-way. Kung gusto nyo yung kuha o hatid, 3.5, meron din pong 6KD from filing, tapos photocopy, merong 100 fils. I'm not sure lang po dito kasi hindi pa po natin na-try to. Pero kung i-click nyo po yun, yun po siguro yung additional na babayaran nyo. Just in case, i-click nyo yung ito, yung yes. So ang gagawin natin, wag po natin siyang i-click kasi tayo naman yung puputan doon. At saka may dala na rin tayong mga copy natin. So wag natin siyang i-click. Tapos mag-submit lang po tayo. Okay, so ayan. Dito sa baba po, makikita nyo kung gusto nyo i-reschedule yung inyong appointment. Meron po dito. Meron din po, pwede nyo i-cancel ang inyong appointment. Okay, so ayan na, kagaya po ng sinabi natin mga idol, no? Lagi nyo pong i-make sure na ang inyong gamit na email address at saka mobile number is active po. Kasi lahat po ng information, confirmation, dito po sinesend. So yun. Sabi ko nga po, e-check nyo sa inyong email kasi ang inyong appointment confirmation ay dun marireceive. So, andito na po, nakuha na natin ang ating appointment system po sa kanilang appointment confirmation system po sa kanilang email na sinend po sa ating email din. Ayan, dear applicant, please note that appointment of your passport ID card application is confirmed with the unique number of reference number, blah, blah, blah. Schedule that. Okay, the appointment letter is attached to the email and keep in mind that a printout of this appointment letter needs to be shown at the application center. For any passport ID card appointment queries, the help desk can be contacted through info fitsquite@fshelpline.com. Best regards. So ito po yun mga kabayan, kita nyo po. Ayan na po yung aking Philippine Passport Application Center, Kuwait City appointment letter. Number of applicants, want, lahat po ng information is andyan. Reference number, andyan na rin po. Nakasulat po dyan, renewal. Tapos, sinabi po dito na, dear ma'am or sir, your appointment has been confirmed for date and time reflecting against your name and reference number. Please be available at the address below not more than 20 minutes before the appointment time. Philippine Passport Application Center, Kuwait City po. Philippine Passport Application Center, Kuwait City. For more information, kagaya din po ng sinabi kanina. So, mahalaga po, print nyo to mga kabayan. Kailan nakaprint nyo to. Kasama na rin po doon sa inyong, kasama din dito sa inyong renewal na pinilapan nyo po, application form na pinilapan nyo po sa DFA. So, malinaw po yan mga kabayan. Okay, so yan po mga idol, no?
Para lang po ito sa mga kababayan natin na gustong mag-parinyo ng kanilang passport through VFS Global. Para sa akin po, hindi po siya recommended kasi medyo mahal po yung bayad. So, ang embassy naman po natin is meron pa rin pong renewal ng passport. Wala pa rin po silang sinasabi na i-stop na nila tong renewal ng passport sa kanila. Wala pa rin po kanilang final announcement, kumbaga. Pero nag-start na nga po kahapon ito just in case kung sino lang po yung gustong mag-renew ng kanilang passport, pwede na po kayo dito sa VFS Global sa Kuwait City. Nga lang, mag-add kayo ng additional like 10.5 additional payment po para sa renewal ng passport gamit ang VFS Global na to. Kung merong final announcement yung Philippine Embassy regarding po sa VFS Global or kailan sila mag-i-stop ng kanilang renewal ng passport, for sure, ipopost din po natin yan sa ating page o di kaya dito sa ating YouTube channel. Magagawa din po ulit tayo ng panibagong video regarding po that. But for now, kagaya ng sinabi ko po, lahat po kayong gusto mag-renew na inyong mga passport is pwede na po kayo dito mag-renew sa VFS Global na nag-start po kahapon lang sa kanilang soft opening, tapos marami na rin po doon nagpa-appoint nun. So ito, mga kabayan, sana po malinaw sa inyo yung ginawa nating video. Again, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa kayo napag-subscribe para man po lagi kayo ma-update sa mga videos kagaya nito na ating pinopost. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para naman ma-update din kayo o ma-notify kayo every time na may ginagawa akong video. So, yan lang po siguro mga kabayan para sa ating video for today. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ito po ay para sa mga nagre-renew lang po ng passport dyan sa VFS Global. Okay, so yan po para sa ating video for today. Once again, thank you so much po sa inyo lahat. See you on my next video. Bye-bye and God bless.